Hi guys, and welcome po ulit dito sa aking channel. Alam nyo, pagka tag-ulan, yung mga sasakyan natin, lalo na yung mga pangilalim, suking-suki yan sa mga kalampag at alangit-ngit. Ngayon po, susubukan natin tignan kung ano yung mga sanhi nito at ano yung mga karaniwan na kumakalampag at naggagawa ng alangit-ngit sa ating mga sasakyan. Pero kanina, in-inspection ko na yung sasakyan ko. May mga nakita ako na parte na parang kailangan ng mga palitan. Lalo na yung suspension arm bushing. May crack na siya. Gagawin natin ngayon, yun ang unay natin. Susubukan natin palitan yung mga bushing na yun at tignan kung mawawala yung kalampag. So, samahan nyo ko. Tignan natin kung kaya natin gawin. Una sa lahat, kailangan natin tanggalin ito, yung ball joint. Yan, meron siyang pin dito sa ibabaw. Huhugutin na natin, tapos luluwagan natin. Susubukan natin kung kaya nating baklasin. Okay. Gamit ang pliers, iangat natin yung pin niya dito. May pin siya dito. Yan. Iangat niyo lang. Yan. Mahuhugot niyo na siya. Madali lang. Tapos sumunod, luluwagan natin to. Tingnan natin. Siguro 19. Pak, 19 nga. Okay. Ito po, gamitin nyo na rubber mallet. Pinapokusyan nito, rubber mallet. Para mas madali luwagan. Okay. Alam nyo guys, medyo mahirap lang kumilos dito sa ilalim, pero talagay ko kaya nyo to. Ngayon kailangan natin pupuin dito. So sandali lang, kukuha lang ako ng martilyo ha. Alam nyo guys, meron talagang mga gamit na pambaklas nito eh. Pero dahil sa tayo eh, mekanikong pambahay lamang, ginagawa natin dyan, minamartilyo natin. Ito, papaluin natin to. Itong part na to. Hindi yung may thread ah. Ito, itong bakal. Okay, subukan natin paluin. Tingnan natin kung mapapabili natin. Medyo wala nga lang belo. Hi guys. Ayun, pasensya na kayo. Medyo tinan off ko yung camera kanina kasi medyo malakas yung tunog ng pagpalo. Pero, ayun po, yun lang ang gagawin ninyo. Kailangan medyo mabigat din yung martilyong gagamitin nyo kasi kapag magaang, makakailang palo kayo, hindi pa rin nabibigay. Katulad nga na sabi sa inyo, papaluin nyo lang dito. Hindi yung mismo ball joint ang papaluin ha, yung pinagkakapitan ng ball joint. Ito yun. So ngayon, ito, nilagyan ko siya ng jack dito. Inangat ko na onte kasi masyado na nakababa tong suspension arm. Okay? Hindi siya basta bibigay. So, inangat ko ng onte. Kahit konti lang. Saka ako pinalo dito. At pinamitan ko rin siya ng tubo dito. Pinasok ko. Para lang medyo maipwersa nyo pababa. Ibababa nyo lang. Kumbaga. Ito. Hanap lang kayo ng pwesto na pwedeng kalangan ng tubo habang ibinababa nyo ng onte. Sabay nyo papaluin. So, pag talo nyo yan, bibigay yan. Makita nyo, yan o. Bababa siya, babagsak. So, yun lang. Pagbabaklas nyo yan, isusunod nyo na yung mga busing dito, tsaka dito. Tornillo lang yon. So, medyo na madali nang tanggalin. So, sige, subukan natin baklasin na. Okay, sige, subukan natin baklasin naman ito. So, yan yung mahawak ng suspension bushing. So, gamit ng 19mm, luluwagan natin. So, pagkaluwag nyo yan, try din natin luwagan yung kabila. Ito, kabilang suspension arm. Napakita ko dito sa kabila. Ito naman yung kabila.
luwagan. Yan. Nabunot na. Kabila naman. Na siya. Pwede natin hugutin. Yan. So, hugutin lang natin ito. Nahugot niya na yan. Andaan na lang hugutin yung kabila naman. Sipot-sipotin niya lang. Yun. Yan. Oh, diba? Yun na. Okay. Yun tayo guys. Okay guys. Ngayon na nabunot na natin. Tignan nyo yung ball joint. Ito yung tinatawag na ball joint. Tumatigas pa. Malambot na. Sa lagay na ito, malambot na eh. Palitin na rin. So, alam ko, pinapress in, press out din to. Para mapalitan. Kung may makuha tayong piyesa mamaya, papalitan na natin. Or, check ko rin. Hindi pa naman siya ganun katalambot. Maaring pwede pa. Kasi kung minsan, mas matibay pa yung original kaysa sa mga replacement. Or kung meron kayong pampalit na original, mas maganda. Palitan nyo na talaga. Kasi ito, check nyo na rin. Kung saan to. Kung sira na ba yung pinakabusing ito. Sa lagay na ito, mukhang hindi naman. Pero pwede na rin palitan para sabay-sabay na. Pero ito, kung titignan nyo mabuti, yan, biyak na siya. May biyak siya dito. Biyak na rin yung banda rito. Tapos, ito, puro may mga crack na. Hindi pa naman siya bumibitaw, pero doon na rin papunta yun. Yan, crack. Crack yan. So, ito, pinipress in, press out din. So, press out para matanggal, ipipress din nila pabalik. So, ano tayo ng magpipress na ito? Tsaka kung saan tayo makakuha ng pyesa. Mas maganda ko, original. So, yun. Tignan natin kung mabibideoan natin kung paano ipress in or at ipress out. Hindi ko mabibideoan natin. Tapos tingnan natin. Kung hindi man, pipicturean ko nilang para sa inyo. Okay? Sige, hanap muna tayo ng kapalit. Ngayon, nabaklas na natin. Tandaan nyo tong arrow na to. Sabihin nyo sa nagpe-press, sundin yung arrow. Kasi, itong stock, may arrow dito yan. Kabilaan. Ito. So, kailangan din, ito yung itsura nya, pag nabaklas na, dapat hanggang ganyan lang din. Katulad na ito. Yan, ganyan lang. Gayahin dapat yung pagkakakabit ng original.
sa replacement. Yung arrow, ito. Saka ito. Pagtamain lang. Hindi pwede mabaliktad. Ngayon, kakapit na natin. Okay. So, ayan. Kapain nyo lang dito. Pag lumama yung butas, it's dito. So, ngayon, para mas masigurado natin, eh, pagka pinasok natin tong tornilyo niya, dito, ayan o, pasok siya. So, ngayon, lagyan na natin itong tornilyo. Pero maganda, lagyan nyo rin ng langis. Kasi, medyo pinakalakalawang na rin siya. Lagyan na rin yung may protection siya. Ayan. Okay. Pasok nyo nito sa kabila. Nangisan din ng konti para protection nyo na rin sa kalawang. Dito sandali, lipat natin yung camera. Maliit na tubo para maiatay natin. Pasok yan. Yan. Pinayalay nyo ito eh. Butas. Ganyan lang para may pasok yung tama. Yan. So ipasok nyo muna lahat ng tornilyo bago nyo ipitan para hindi ka mahirapan sa mga adjustment pag wiggle-wiggle na ito mga ito. Okay. Okay, next naman, next natin yung ball joint. Pasok nyo lang ganyan. Ayan. Maan natin itong combination wrench. Ayan. Siguro pwede na natin higpitan itong ball joint. Okay. Then, okay. Sige. Okay. Ayan. Ayan, mahigpit na siya. Pwede na natin higpitan yung mga ibang tornilyo. So, may mga bushing niya. So, okay. Higpitan lang natin sandali ah.
bago siguro yun. Ito naman. Okay. Sumikip na sila. Lastly, yung ball joint. Ito na ito ulit. May siyang gamitan na ito para madugtungan. Ngayon, tignan natin kung tumapat sa butas yung lagayan ng pin. Yung pin. Yun. Tumapat na sa butas. So, yan. Magiging yung pin. So, yan. Okay na. Naikabit nyo na. Pwede na patakbo nyo. So, check nyo na lang kung ano yung mga hindi nyo naikbitan. Okay, maigpit na. So, yan. Maigpitan naman na lahat. So, okay na yan. So, yun lang. Siguro, yung sa kabila, ganun din. Same lang yung procedure. So, ganun lang din gagawin ninyo. Madali lang, di ba? Medyo ma-struggle lang kayo sa pagpalo nito. Dito nyo papaluin. Kasi, kailangan may buwelo. Tsaka, medyo mabigit yung martilyo nyo. Pag walang buwelo, mahirapan kayo. O kaya, tulad niya nito, sumabuloy ako. Pero kailangan, malakas na palo. Kusang bibitaw yan. Okay guys, yun lang muna. So, thank you for watching. So, susunod na lang ulit. Thank you. So, yun. Yun lang guys. Yun lang ang kailangan nyo gawin kung gusto nyo magpalit ng ball joint o ng mga suspension arm bushing. So, medyo madali lang. Wala kayong ibang kailangan tanggalin. Tatlong tornillo nga lang kung tutusin. Kaso medyo mahirap lang tanggalin nyo sa ball joint kapag ka hindi kayo sanay pumalo ng martilyo dahil makita nyo malamang madalas kayong sumablay. So yun lang. Ngayon kung gusto nyo palitan yung kabila, ganun lang din ang procedure, same lang. So good luck sa inyong mga DIY. So ito, tapos na to, wala na kayo ibang gagawin. Babalik ko na lang yung gulong, siguro alam nyo na kung paano yun. So thank you for watching. Sa susunod na lang ulit, abangan nyo mga iba nating episode. At kung gusto nyo, panoorin nyo rin yung mga mas nauna pa nating episode. Marami pa tayong mga DIYs na ginawa. So, kung gusto nyo, enjoy watching na lang doon. Sige, thank you. Bye!